Assalamualaikum mga boss. Ngayon sumama ako ngayon dito sa ano, Tabuk tour. Tsaka nakita ko doon sa ano, sa itinerary doon, yung first stop doon is yung ano, Catalina Seaplane Wreckage. Ah, ngayon mga boss, mag-history 101 muna tayo at magiging si Kuya Kim muna ako ngayon saglit at magbibigay ng mga kaunting information lamang about dito sa aeroplano kung bakit andyan yan sa tabing dagat ng part ng Tabuk. At yung source mga boss, nandyan lang sa baba for verification. Ito pa lang ano mga boss, itong aeroplanong pandagat na ito, inabandon na sa pagitan ng dagat at disyerto ng Saudi Arabia at iniwan lang ito doon ng more than 50 years. Ang aeroplanong ito ay may tatak na PBY-5A Catalina. Itong aeroplanong ito ay isang military American seaplane mula 1930s. Matatagpuan ito sa isang tabing dagat ng Strait of Tiran sa gilid ng Saudi Arabia papasok sa Gulf ng Aqaba. Ang sasakyan ito ay mula sa US Navy na binili ni Thomas W Kendall, isang retiradong negosyante, at ito ay ginawang ano, luxury na eroplanong pandagat. At ang eroplano nga pa lang ito ay ginamit din to noong World War II ng mga Amerikano. Tapos noong 1960, naisip ni Mr. Kendall na gumawa ng isang paglalakbay sa buong mundo kasama ang kanyang asawa at anak. At sinama na din niya yung sekretary niya at yung anak ng sekretary niya na lalaki. At may isang photographer din na sumama para siguro mailathala yung paglalakbay nila or yung paglalakbay ng pamilya. At mailagay din doon sa Life magazine. Noong March 22, 1960, nakarating sila sa Strait of Tirana at inangkla ang sasakyang panghipapawid sa isang maliit na distansya mula sa baybayin upang magpalipas ng gabi doon. May narinig silang sumisigaw ngunit hindi lang nila pinapansin. Tapos ng sumunod na araw at hapon, bigla na lang silang inatake ng mga taong hindi nila kilala na may daladalang mga machine guns at saka mga automatic na baril mula sa malapit na bansa. So ang mga bata takot na takot kaya lumangoy sila papuntang eroplano, pabalik doon sa eroplano. Tapos itong si ano, si Mr. Kendall at yung sekretary niya, nasugatan. Siguro natamaan sa mga pinapaputok sa kanila. Habang sinusubukan nilang palipalin yung eroplano, mga 800 meters lang yung natakbo ng eroplano kasi nga sumadsad sa mga coral reefs. Tapos yung pagpaputok sa kanila, tumagal ng 30 to 40 minutes. Tapos hindi kukulang sa 300 shots ang tumama sa sasakyan or sa eroplano. Kaya kung napapansin nyo, may mga butas-butas dyan, yan yung mga tama ng bala. Tapos natamaan din yung tangke ng eroplano, yung lalagyan ng gasolina, na may 4,000 liters ang laman nun. Hindi sumabog yung eroplano at hindi nasunog. Buti na lang, ang ginawa ng mga bata, bumalik sila doon sa dalampasigan. Lumangoy sila na may layo pa na 1.5 meters. Buti na lang, ligtas sila nakabalik doon sa dalampasigan. At nung nasa dalampasigan na sila, doon na sila dinakip ng isang pangkat ng mga Bedouin na nakakabit sa hukbo ng Saudi Arabia na kinuha sila upang maging mga komandos ng Israel. Sa kalaunan ay dinala sila sa Jeddah. Kinwestiyon sila at sa wakas napalaya naman sa tulong ng American Ambassador. At itong American Ambassador naman nagprotesta sa gobyerno ng Saudi Arabia, ngunit tumanggi itong tanggapin ang anumang pananagutan para sa pag-atake at bunga ng pagkawala ng eroplano. At yan mga boss, sana may natutunan kayo kahit konti lang at yung source nito nandyan lang sa baba. Salamat mga boss!
mga boss, tapos na kami dito sa Catalina Seaplane Wreckage. Tapos yung next stop natin mga boss, biblical naman tayo. Pupuntahan natin yung Spring of Moses, Wheel of Moses, at saka yung Magaher Shoaib Tom. Abangan nyo mga boss yung next na mga videos ko na i-upload. Salamat mga boss! Okay.